Because it is special. That is why it is always called present. Ito ay isang regalo sa atin ng Panginoon Diyos. Alalahanin natin, higit sa kahit anong regalo na tinatanggap natin mula sa ibang mga tao, ang unang nagregalo sa atin ay ang Diyos. At ang napakagandang regalo ng Diyos sa atin ay tayo masaya ngayong Pasko ay ang Kanyang Anak, ang Panginoong Jesus. Buong-buo katawan na kaluluwa ng Panginoon. Magsigayang pagka-Diyos ng Panginoon, sinakripisyo niya para maging tao sa lahat ng antas, maliban sa kasalanan, at maituro sa atin kung ano ang magmahal ng wagas. Buong buhay niya. Kaya nga, kung magre-regalo rin tayo sa Diyos, sa palagin niya, gaano ng sarili natin na ibibigay natin? Hindi ba buong buo niya? Kung ang regalo ng Panginoon sa atin ay pag-ibig, yan yung magandang makita iniregalo din natin sa iba. Sa ngayon, pagdating ni Jesus, makakuha niya kayo malinis, walang kapintasan, puspos na nagagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesus sa karamanan. Sabi nila ng pagtinanong mo si St. Paul, how do I know? Ano ang pag-ibig? Ang sagot ni St. Paul, isang chapter. 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind, love is never jealous, love is not all of ears. Kasi kung saan bibigyan, kasabihin ng pag-ibig, pagbigay ka ng liwan. Kung saan may galit, kasabihin ng pag-ibig, pagbigay ka ng mga pagkakawa. Kung saan mayroong hindi pagkakaunawaan, sabihin ng pag-ibig, maging mapagpasensya. Yan yung pagsumikapan natin. At sa tabi ginagawa natin yan, nagiging regalo tayo sa Diyos. Dahil hindi naman gusto ng Panginoon na sa Kanya tayo maging mabait, hindi kailangan ng Diyos na panalangin natin. Kung kaya tayo nagdadasal at pinagpapala ng Diyos, tayo pa rin. At ang pag-ibig natin sa Diyos, paano natin makikita sa Diyos yan? Sa pagmamahal natin sa bawat isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, love God with all your heart, all your soul, and all your strength. And love your neighbor as you love yourselves. Pero later on, kasi John, pag-iisahin na yan. Sabihin niya, love one another as I have loved you. Ibigin niyo ang bawat isa dahil ng pag-ibig ko sa inyo. At paano natin pinalagaman ang pagmamahal sa bawat kabutihan na ginagawa natin sa araw-araw? Sa bawat isa ngayong Pasko. Higit sa material na bagay, higit sa damit, higit sa pagkain, kumasaya tayo ngayong Pasko, higit sa party o walang pagdiriwa, ay yung pag-ibig na pinagsasaguan natin. Yan ang hamang sa atin. Na sa araw-araw, mag-
maging buhay na mukha tayo ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa.